Magandang araw na naman sa inyong lahat mga repapips. Ito na naman ang ating package from online shopping. Bukas na siya dahil marami na tayong nakuhang items. Kuha ulit tayo. Ano bang laman ito? Buksan natin. Tingnan natin. Siya ay back module. So, step down. Ang kanyang IC, ito. Yun yung ating IC na AMS 1117. Siya ay linear voltage regulator. Input, output, ground. Tatlo lang pin. Naka breakaway pin siya. Apat na ceramics. At saka LED. Meron ding LED siya. Resistor. Ang kanyang input voltage ay 4.5 volts to 7 volts. Yun yung kanyang specs. At ang output niya, dito, out, dun, sa gitna, ay 3.3 volts. Ang kanyang output current ay 800 milliampere. Sukatin natin. Ang kanyang sukat ay 8.5 millimeter by length 12.6 millimeter. 3.4 millimeter. Napakaliit, ba? Meron tayong breadboard. Okay? Ayun. Kasya siya. Kasya. Pambreadboard. Okay, mga repapips. Ito na. Nagkaroon ako ng reverse engineering ng ating module. At ito yung kanyang actual na pyesa. So, ito yun. Meron dito AMS sa likod. AMS sa front. Pin, pin header, apat na ceramics, capacitor. Isang diode, LED, resistor na isa, pin. At ito yung pinaka circuit diagram niya based on the PCB layout. Layout, actual. So dito, ito yung ating IC. AMS 1117 3.3. Version 3.3. So ibig sabihin niyan, ano siya, 3.3 volts. Merong version na 5 eh. 5 volts eh. Pin number 1, ground. Pin 3, input. Pin 2, output. Nandito yan. Parte rito sa ating sketch. So, voltage input natin. Anong kanyang voltage input? Kaya niya ang 4.5 to 7 volts. 4.5 to 7 volts. At makakapag-out sa dito ng 3.3 volts. From 4.5 to 7 volts input, DC yan ha, DC to DC. So ibig sabihin yung input mo dapat DC voltage na 4.5 to 7 volts. Out niya 3.3 volts. Ngayon, meron diyang parameter itong icing ito.
yung tinatawag na LDO, low dropout voltage. Sa specs niya, meron niyang 1.2 volts. Ibig sabihin yung 1.2 volts, dropout voltage. Bakit 1.2 volts? Ibig sabihin, kailangan ang output mo o itong input mas mataas kaysa output. Oh. Itong input mas mataas kaysa output. Siyempre, step down 'yan, 'di ba? O yung gagawin mo, halimbawang sa start 4.5 volts. Ito yung minimum voltage na nasa specs. Pag 1.2 volts, ibig sabihin nun, ito yun dito. Yun yung voltaheng kinakain ng IC. So, kung input mo 4.5 minus 4.5 minus 1.2, ano sagot? Diba 3.3? O, kaya 3.3 volts ang output dito. Kasi yung minimum mo 4.5 volts yung input. 4.5 volts minus 1.2 volts 3.3 volts. Yan yung tinatawag na dropout voltage. Hindi pwedeng mag-input ka ng 3 volts. 'Di ba? Kasi may 1.2 volts nakakainin yung IC. Yan yung kanyang i-convert niya sa heat. Kasi itong icing ito, siya ay linear voltage regulator. Hindi siya katulad ng mga switching type, yung may PWM. Ang gagawin niya, malakas mag-convert sa heat yan. I-convert niya sa heat yung voltahe. Hindi katulad ng mga buck converter na iba, na yung voltahe na binaba niyang voltahe, kinoconvert niya sa current. Itong gagawin itong regulator na ito, i-convert niya sa heat, hindi sa current. So pinag-iba na linear regulator, i-convert niya sa heat ang voltage. Samantalang yung mga buck converter na magaganda, yung may switching IC, i-convert niya sa current yung nawalang voltage. Oh. So, mangyayari niyan, yung current niyan, yun pa rin. Eh, nabawasan pa nga eh. Diba? Dumaan siya dito, tas dito. Kaya ang output current niya, according to the specs, 800 milliampere. Na ang capacity dapat niya 1 ampere. Ano ngayon ang gamit nitong C4? Pag dumaan ang kuryente sa input, baba dito sa C4. Input capacitor, stabilizer ng input. C3, stabilizer ng input ng regulator. Kung malayo yung distansya niyan sa supply, kaya meron yan, compensator. Usually yan ang design ng regulator pag mayroong isa pang capacitor. Dito ganun din yung C2, lahat ang value nila 0.04 nanofarad. Stabilizer din ng IC. Ito naman stabilizer ng output. Meron dito LED. May LED siya sa output. O, syempre pag may power na sa input at meron ng 3.3 volts output, iilaw nito, LED. Current limiter niya, resistor na 202 o 2K. LED niya, then ground. Punta dyan, kuryente. So, yun lang pinag-iba ng mga ibang buck converter. Buck converter din ito. Kasi, ni-step down niya, di ba? From 4.5 volts to 3.3 volts. Kaya lang yung voltage na binaba niya, di ba 4.5 minus 3.3, 1.2. Yan yung yung dropout voltage.
So always kailangan may allowance na 1.2 volts, yun yung kakainin niya. O, halimbawa, ang input mo ay 7 volts minus 1.2. O ilan? 7 volts minus 1.2 ay 5.8 volts ang output mo, 5.8 volts, kasi yung 1.2 kinain ng IC, kinonvert niya sa heat, di ba? Oh, hindi katulad ng ibang buck converter na may switching IC, i-convert niya sa current yung voltage na nawala. Okay, so yan ang ating buck converter na linear type. Okay, mga repa peeps, ito na tayo. Nandito na yung ating module. Magkakandak tayo ng testing kung totoo nga na yung 4.5 volts ay magiging 3.3 volts. Step down voltage. Meron tayo dito si Pros Kit. Set natin sa DC 20 volts backlight. At ating adjustable power supply, bench power supply. DIY, gawa ko lang. Okay, at ito yung ating module. Nakakonekta na yung ating mga tester para sa output at yung input adjustable voltage supply. Tingnan natin. 1.3 volts. Adjust natin ang minimum input voltage niya ay 4.5. Ayan, umilaw na. 4.5. Ano ang output? 3.26 volts. Almost 3.3 volts. Umiilaw ang module. Diba? Oh. 3.26 ang output. Ang input ay 4.4 volts, ang module ay umiilaw. So, tama ang ating module. Siya ay buck converter na linear voltage regulator. O sabihin natin, step down power supply. Mas magandang pakinggan lang yung buck module. Buck converter, pang ano yun? Pang switching IC. So, yan ang ating package na AMS-117 voltage regulator buck module. Thank you!